COMELEC Commission on Elections ipinakita ang ilang sistema na posibleng ipatupad sa gagawing online na pagboto ng overseas Filipinos sa 2025 national elections. Sa sentro ng balita, mula kay Luisa Erispe, live. Aljo, ipinasilip nga ngayong araw ng Commission on Elections sa mga proseso ng pagboto online na posibleng ipatupad sa 2025 overseas national and local elections. Iba't ibang sistema ang inilatag ngayong araw ng mga internet voting system provider para sa proseso ng pagboto online ng mga Pilipino sa ibang bansa. May ilan na nagpakita ng paraan sa pagboto via website na maaaring nilang ma-access ang laman ng balota sa pamamagitan ng website. May ipinakita ring option para sa pagboto gamit naman ang downloaded na mobile application. Pero ang iisa sa sistema na inilatag ng mga provider, maaaring nang makaboto sa simpleng paggamit lang ng cellphone, laptop, tablet o kahit anong gadget na madaling ma-access ng mga Pilipino. Walong service provider naman ang maglalatag ng kanilang sistema sa COMELEC Unbank kayong araw. Ito ay ang Miru mula sa South Korea, Smartmatic mula sa US, Dermalog, Indra at iba pa. Base sa presentasyon ay magpapasya ang COMELEC ng gagamiting sistema. Nakabase ang desisyon sa magandang kalalabasan ng sistema sa pagboto, bilangan at pati na rin sa canvassing. Aljo, muli namang giniit ng COMELEC na nakikita nilang malaki ang maitutulang ng online voting para pataasin ang voters turnout, lalo na sa overseas voting. Sa datos kasi ng komisyon noong 2022, 38.6% lang ang bumoto overseas. Maliit na porsyento ito kumpara sa pondong inilaan nila para sa overseas voting na umaabot sa 417 million pesos. Aljo, pagkatapos naman itong ginagawang paglalatag ng mga service provider sa COMELEC ng kanilang mga proseso para nga dito sa online voting, inaasahan na may iba pang mga service provider na magpapakita ng demonstration sa COMELEC kung paano yung kanilang mga sistema o proseso. At dadaan naman ito sa bidding process at pati na rin sa tamang proseso ng procurement bago ideklara ng COMELEC na ito na yung gagamiting sistema para sa magiging online voting sa 2025 election. At Aljo, madagdag ko na rin, yung online voting sa 2025 elections ay hindi pa sigurado yan dahil nakadepende pa rin yan sa budget na ibibigay ng Kongreso sa COMELEC. Aljo. Luisa, sa mga nilatag sa sistema, ano-ano yung ginagawang o ginawang paraan para masiguro yung identification ng botante? Aljo, ang nakita natin dun sa proseso ay magpe-present ng ID itong mga boboto na ating mga overseas workers o mga Pilipino sa ibang bansa. Maaaring passport ID o identification card na tinatanggap nga dito sa Pilipinas. Ang isa naman sa tinitignan ng COMELEC ay ma-update itong database nila at kasama na dyan yung fingerprint na nire-register din ng kanilang mga botante. O tayo, kahit tayo mga botante, nire-register natin yung ating fingerprint kapag registration o kapag tayo ay magpaparehistro, magpaparenew at iyan yung nais ng COMELEC na isa sa maging verification process para nga dito sa online voting. Aljo. Paano makasisiguro naman, Luisa, na hindi maglilik ang impormasyon ng botante at hindi rin maiiba ang resulta ng kanilang boto? Aljo, isa nga yan sa pinag-aaralan dito ng COMELEC dahil syempre kapag tayo ay bumoto, sisiguraduhin natin na hindi maiiba yung ating boto kapag dating sa online o pagka na-register na online yung ating boto. At isa yan sa pine-prepare ng mga service provider na within 30 days kasi sa online voting ay masustore yung boto natin o yung boto ng mga overseas workers ay marerestore muna ng 30 days bago yan opisyal na bilangin o dumaan sa canvassing. Kaya naman, inilalatag na magkaroon ng encryption o kaya ay iba pang security para nga matiyak na magiging secured yung mga boto ng ating mga overseas Filipinos. Aljo. Maraming salamat, Luisa Erispe.